What's up guys? Welcome back sa ating panibagong video today. So, bali, ang vlog natin ngayon guys ay sasagutin ko yung mga tanong ng ating subscribers dito sa ating YouTube channel. So, ang daming nagtatanong guys sa comment section. So, nagbasa ako ng ating mga comments dito sa ating vlog ay maraming katanungan guys about dito sa ating motor. So, isa-isahin ko guys para masagot ko yung mga katanungan nyo. Marami pala tayong katanungan na hindi nasasagot about sa motor na to. So, umpisan natin guys na sagutin yung bawat tanong ng isa. So, ayan. So, isa guys sa mga top comments na nabasa ko dito sa ating vlog ay kung ano daw yung gamit nating sprocket combination dito sa ating motor, no? At saka ano daw yung top speed ng motor na to. So, bibigyan ko lang kayo ng idea guys kung ano yung gamit nating sprocket set dito. So, yung gamit natin dito sa likod ay 32T, tas dun sa harap ay yung stock na 15T, no? So, ipapakita ko sa inyo guys. Kapag naka 32T ay sayad siya. Masayad siya guys. Ayan. Masayad dito sa gilid kaya nagbabalik akong palakihin to kahit mga 34. Ayan. Sayad siya dyan sa gilid. So ito na yata yung ito lang yung problema dito sa ating sprocket dito sa likod. So masayad siya dito sa hub. So dun sa harap is okay naman. Yung stock natin tintit. Yun pa rin yung dati ngayon na nakakabit. So ayan. Sana i-sasagot ko yung katanungan ng iba dyan kung ano yung ating sprocket set, no? Then pagdating sa top speed ay so yung sa tansya ko lang guys is mga nasa ano top speed dito na nakita ko is 115. Pinapatakbo natin siya ng 115. So hindi ko alam kung may bubuga pa ba yung 115. Yun yung last na top speed natin sa kanya kasi yung ating speed meter ay hindi na gumagana. So bigyan ko kayo ulit ng vlog about sa ating top speed. So mangyayari guys ay ita-top speed natin siya gamit ang GPS. So sa ngayon is yun lang yung alam kong top speed nito, 115 to 120 kaya niyang takbuhin dahil dun sa set natin, no? So marami na kasing nabago dyan mula nung nag-top speed natin to mula hanggang sa ngayon. Kaya hindi natin masyadong mapatunay kung ano yung top speed ng motor na to. So comment down below guys kung anong top speed ng mga motor nyo na ganitong Rossi. Yan, 150cc. So yan. So top 2 na comment guys dito sa ating comment section na nabasa ko ay itong ating lowered. Kung paano daw natin lowered tong motor natin. So ipapakita ko din sa inyo kung paano natin siya ni-lowered, no guys. So ano yung ginawa natin. So maraming nagtatanong dito sa ating vlog kung paano natin siya na-lowered. So ayan, papakita ko sa inyo. Right. Yan yung ating ginawa. Yan. So nag-UP tayo dyan ng konti. Yan, sa may manubira natin yan. Nilugin-UP natin siya dito sa banda para makalusot itong ating telescopic. Kasi pag hindi mo ni-UP ito, hindi ito makakapasok. Hindi mo siya may aangat. Hindi siya maglo-lower kapag hindi mo ni-UP yan. Yan. Yung manubela. Kabilaan yan guys, dito tsaka dito. So, medyo pangit nga lang tignan, pero yun naman yung paraan para may-lower. So, hindi natin kailangan magpalit ng butterfly. So, kayo guys, kung gusto niyo magpalit ay okay na okay naman. Palitan nyo ng pang XRM or mga, yun, pang XRM para makalowered kayo. Okay na okay din naman yun. Pero okay din naman yung ganyan. Okay naman yung ganyan. Yan. Okay na okay siya. Yun. Dikit nga lang. Oops. Yan. Medyo ilang inch yung lowered natin. Nasa 3 inch lang yung baba ng ating telescopic. So ayan, sana nasagot ko din sa yung mga tanong ng iba about dito sa ating paglo-lowered, no?
So kung may katanungan pa kayo ay mag-comment lang kayo dito sa ating YouTube channel at nang masagot ko yung mga tanong nyo. So yun lang guys. So yun guys, top 3 na tayo na comment dito sa ating vlog, no. So yung top 3 natin na katanungan dito sa ating vlog ay itong ating 5. So daming nagtatanong dito sa ating vlog kung ano yung gamit nating pipe. So yung pipe nito dati ay kalkal lang siya. Then ang daming nagpapa sound check. So sad nga lang guys kasi naka muffler na tayo ngayon. So balikan nyo na lang yung past vlogs natin dyan sa ating YouTube. Yan, makikita nyo yung title nyan. Balikan nyo na lang, maririnig nyo yung ating kalkal dyan dahil na test naman natin yung ating kalkal. So ang daming nagtatanong about dyan sa ating kalkal kung ano yung tunog nung kalkal natin, no. Yun, balikan nyo na lang yung video na yun dahil naka muffler na tayo ngayon. So yan na yung nakakabit. So hindi ko na siya ma-test ngayon kasi nakabaklas yung dati nating pipe. So siguro sa ibang araw ay pag ginabit natin, ititest na lang natin ulit, no. So yun lang. Then isidagdag ko lang is yung ating mga gulong. So madami din nagtatanong kung ano yung gamit nating gulong sa harap tsaka harap tsaka likod. So sa harap ay rudder yung ating gamit. Yan, 60, 80 by 17. Yan, yan yung gamit nating gulong sa harap. Then sa likod, same rudder sila. Medyo mga dilim nga lang guys, pero 80 by 80 itong ating likod. 80 by 17 yung gamit ko dyan na gulong. So yan lang guys. So sana is nasagot ko yung katanungan ng iba. So kung di ka pa nakakapag-subscribe ay mag-subscribe ka na dito sa ating YouTube channel para lagi kang updated sa ating mga vlogs. So marami na, padami na tayo ng padami. So nagpapasalamat ako guys sa inyong lahat, sa mga nakasubscribe. So yun lang. Then shoutout natin yung mga nagko-comment dito sa ating vlog. So yan, big shoutout po sa inyong lahat. Yan, napakadaming comments. So yan lang, ride safe and keep safe everyone. So kung nagustuhan nyo ito is like, share, comment and subscribe. So yun lang, ride safe and peace. Bye bye.